Ayun, what's up mga kapitbahay, welcome back na naman sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin is about dito sa internet natin, which is yung StreamTech internet. Okay, so ito mga kapitbahay, ito madalas to, ang StreamTech na to is madalas to sa Cavite area or sa mga subdivision na around Cavite or Camelia or basta lahat ng subdivision na pagmamayari ng Villar. Yun, hindi to sponsor ng StreamTech ha. Ito, isi-share ko lang to based dun sa nagtatanong sa atin kasi curious din po siya. Kasi pinost ko kasi to sa Facebook na in-upgrade ko yung internet ko dito sa plan na to. Plan 1 for 1400, ayan, 1400 up to 300 Mbps. So, ito, nagtatanong po siya ano nga ba daw, paano nga ba daw ang procedure para may upgrade. Okay, so yan yung pag-uusapan natin today. Paano nga ba or ano nga ba ang mga bagay na dapat mong i-consider bago ka mag-upgrade sa higher plan. So, usually kasi, ang dati ko kasing internet is up to 10 tapos in-upgrade ko ng up to 50. Pero ito, kakaiba kasi kapag nag-upgrade ka ng up to 300 Mbps, may mga dapat ka na i-consider dito bago mo ma-apply ito. Okay, so yan yung pag-uusapan natin today. Kaya stay tuned mga kapitbahay, let's go! Mga kapitbahay, ano nga ba ang una-una na dapat nating alamin bago tayo makapag-upgrade ng ating internet? Okay, so kung inyong mapapansin mga kapitbahay, kapag nag-upgrade ka ng internet mo, may sinasabi silang lock-in period. So, i-check mo muna yung plan mo, tawagan mo sila or i-email mo sila kung yung plan mo ba na existing is natapos na yung contract mo na 2 years yung lock-in period mo. Kasi kapag hindi pa tapos yung plan mo na yun, kunwari, ang plan mo ngayon is up to 50 Mbps, tapos i-upgrade mo ng up to 300 Mbps, tatanungin ka ng support kung, sir, hindi pa tapos yung plan, yung contract mo na isa, kailangan mo munang tapusin. So, yan yung nangyari sa akin. Ngayong April, natapos yung isa kong contract na up to 50, natapos na yung lock-in period ko. Kaya, ayun, nung tinawag ko sa kanila, in-email, tinanong ko sila kung pwede na, pwede na. So, yun yung unang-unang alamin mo muna ang plan mo para makapag-upgrade ka. Okay? So, ayan. So, ibig sabihin, kailangan wala ka ng kontrata na naka-lock-in ka sa kanila para pwede mo na i-upgrade yung internet mo or pwede mo na ipalitan yung plan mo. Okay? Alright, so paano nga ba? Kunwari, nag-email ka or tumawag ka. Ang una-una tanungin ng StreamTech, ang una-unang tanungin ng support, titingnan nila kung yung device mo ba is capable na sa higher MB. Ayan, higher speed, which is, kunwari, up to 300. Kasi, usually, yung mga router na binibigay or mga modem na binibigay nila before is hindi siya gigabit. Ano lang siya, 10 by 100. So, kunyari, ang plan mo is plan 100 na up, 1,100 na up to 100. Kunyari, ang modem na binigay nila dati is 10 by 100 lang. Kasya pa yun, pwede pa kasi 10 by 100 yung speed ng port mo. So, pwede mo siyang makuha. Or kunwari, Wi-Fi VGN ka lang, pwede mo pa makuha yan. Pero kunwari, mag-upgrade ka na sa 1,400 na up to 300 Mbps, so tatanungin ka na nila, sir, ano nga ba ang dapat nating, ano nga ba ang model ng router mo tsaka yung picture mo yung likod para isend back mo sa kanila. So yun yung ipapakita mo sa kanila kasi titingnan nila yung model kung capable ka na ng up to 300. Okay? So, yan yung pangalawa. So, yung pangatlo, mga kapitbahay, kunwari, sa bahay mo is marami ka ng device. So, kunwari, may computer, may laptop, tapos naka-LAN ka, naka-ano ka, naka-wired. So, ano nga ba ang una mo titingnan? So, kailangan, tingnan mo ang switch mo. Papakita ko sa inyo. Ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan nyo unang tingnan sa switch. So, pupunta tayo sa server natin. Let's go. Ayun mga kapitbahay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kunyari, ganito na router nyo, yung tatlo. Ayan, yung anim yung antena. So, itong router na binibigay nila, ibig sabihin, gigabit na yan. So, yung port nyan sa likod is gigabit na. So, kung nyo mapapansin, meron tayong isang nakalakbay na, nakabypass na LAN cable. So, yan yung cable ng PC ko na ginagamit kasi ang switch ko na to is 10 by 100 pa, hindi pa siya gigabit. Okay? Kaya, ayan. Kaya, ang ginawa ko, dinretso ko siya dito para magiging gigabit na siya kasi ayan no, gigabit na yan. Kaya ang nakukuha kong speed is
exacto nasa 300, 200 plus o 290 plus kasi gigabit na yung port nito. Pero kunwari, sa bahay nyo, may hub lang kayo na switch hub na ganito na 10 by 100 lang. Makikita mo kasi dito yan pag bumili ka. May nakalagay dyan 10 by 100 by 1000. So ito, 10 by 100 lang to. Ayan, kayo nyo mapapansin. Kita nyo ba? Ayan, 10 by 100 lang yan. Kaya, hindi niya kaya. Kapag nilalagay ko yung PC ko dyan, ang nakikita ko lang is nasa 90, nasa 95, 98, kanon. Pero kapag dinaretso ko yung PC ko dito, maabot siya ng 300. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung speed test. Ipapakita ko yung pagkaiba kapag dito nakakabit yung PC ko at saka kapag dito. Okay, so yan yung pangalawa na dapat, ay pang-apat na dapat may i-consider. Kailangan ang switch mo is gigabit. Ayan, once na nag-upgrade ka. Okay, tapos kapag kasi ang ginagamit ko kasi na Wi-Fi eto. So hindi to Wi-Fi 6. So eto, Wi-Fi 6 na to, mayroong 5G dito at saka 2.4 GHz. So kapag gusto mo maabot ang speed na umaabot ng 300, kailangan sa 5 GHz ka nakakonnect para makuha mo yung 300 Mbps. So yan yung mga dapat i-consider mo kapag nag-upgrade ka ng internet na gigabit. So hindi rin biro. Kailangan, pag gigabit yung internet mo, kailangan yung device mo is gigabit rin dapat para yung full speed na binibigay ni router is makukuha mo. Yan, kuwari naka-wifi ka, kailangan ang bibilin mong access point na ganito para makuha mo yung 300 Mbps, kailangan Wi-Fi 6 na rin kasi para may 5 GHz. Kasi kung yung normal lang na Wi-Fi na ganito na bibilin mo, so hindi lalagpas ng 100 kasi 10 by 100 lang tong mga ganitong Wi-Fi eh. So dapat kung gusto nyo, ito lang gamitin nyo, yung sa router mismo. Pero sa akin kasi hindi ko ginamit kasi medyo sobrang umiinit siya kapag gumagana lahat ng Wi-Fi na yan. So ang ginawa ko, bumili ako ng external na Wi-Fi. So ito, plan ko rin na papalitan to ng gigabit pero wala pa akong budget ngayon. Isasabay ko sa ipalit dito sa switch ko na 10 by 100 na yan. Okay, so hindi ko kasi ginagamit yung Cisco ko kasi pang home lab ko yan, pang PF sense ko at saka CCTV, kaya ayun. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon yung speed test kapag naka-connect. Ayan. So ipapakita ko rin sa inyo kung ano nga ba ang diskarte para malaman nyo kung gigabit yung switch nyo or yung router nyo. Makikita nyo rin sa PC nyo kung paano yung diskarte. Kaya tara, tingnan natin, tuturo ko sa inyo. Okay, so sa ngayon, ang PC ko is nakakabit dito. So nakagigabit yan. So kanyo mapapansin, titingnan natin. And mga kapitbahay, paano mo nga ba malaman dito sa PC mo lang kung gigabit na yung switch mo or kung nasa gigabit port nakakonnect yung internet port mo? Mapapansin nyo rito. Punta ka lang dito sa network internet access. Right click mo lang, tapos open network settings. Punta ka rito sa internet, tapos change adapter. Ayan. Tapos pupunta ka. Ito kasi yung nakakabit. Ayan. Tinanong mo. Usually, lahat ng mga bagong PC is gigabit na. So, itong port kasi ng PC natin kasi naka-auto yan. Once na na-detect niya na ang switch mo or yung port na pinagsasaksakan is gigabit, automatic magiging gigabit. Pero kung yung switch na sinasaksakan mo is 10 by 100 lang, ang makikita mo is 100 lang din dito. So, kapag pinlik right click mo yan, punta ka sa status, yan, makikita mo. Ayan, no? Diba? 1.0 gigabit per seconds. Ililipat ko siya doon mamaya. Ililipat ko yung port ko doon sa 10 by 100 ko na switch. Okay, so ngayon, iti-speed test muna natin habang nakagigabit to, kung inyo mapapansin. Pag nag-speed test ka, yan yung mapapansin. O, diba? Yan yung nakukuha kong speed kasi nakagigabit port ako. So, 290. Ayan, 360. Mas tumataas pa. Kasi gabi na eh. Wala akong kahati, kaya tumataas. 340 MB. Ayan. Yan yung up to 300 ko, lumalagpas pa. So, yan yung upload ko. Kung yung mapapansin, maabot ng 120. Yan. Yung 340 yan, may nanonood pa ngayon ng Netflix, may nag-YouTube sa taas. So, yan yung natitira. Yan yung speed ko. Okay. So, pag mga ganyang upload, sobrang ganda na po yan. Sobrang bilis na mag-download ng movie, sobrang bilis na mag-upload ng vlog ko sa YouTube. Kahit yung mga video ko is umabot ng 2 gig, sobrang bilis lang. 1 minute lang tapos na. Minsan niya hindi pa umabot. Ayan, so, papakita ko sa inyo, ililipat ko yung port ko. Ayan,
natin yung mapapansin, di ba nakagigabit, ililipat ko siya sa 10 by 100. So, wait, hintayin nyo ako, ililipat ko lang ha. Ayan, wait lang. So, eto, kakabit ko siya. 10 by 100. Ayan. Ayan na, ikabit ko na. So, kanyang mapapansin. Kanyang mapapansin, magre-refresh tayo. Ayan, magre-refresh tayo. Ayan o. So, kanyang mapapansin. Right-click status. Ayan, kanyang pansin. 300. Kanina, 1 gig mo yun, 100 Mbps na lang. So, yun yung kailangan mo i-consider kapag nag-upgrade ka ng internet mo sa higher MB. Ayan. Kunwari, plan mo is 2,500, umabot ng 800 Mbps, or plan 3,500, 1 gig na. So, napakasarap nun kung yun yung plan mo. Kaya, kailangan mo rin mag-upgrade, kailangan mo rin magpalit ng router, kailangan mo palit ng switch kung naka-switch ka. Pero kung nari, sa bahay, naka-wifi ka lang din naman, so, kailangan mo enable ang 192.168. Yan. Kasi ito yung sa akin, kaya nyo mapapansin. Uy, mamaya na ulit kasi nga nag-lag out na. So, ang gagawin mo lang is enable mo lang yung 5G nito. So, kung nyo mapapansin. Kapag, ganun din ang mangyari. Kapag kunyari, nakakunit ka lang sa 2.4, magiging speed mo lang is nasa 100 plus. Pero kung kunyari, nakakunit ka sa 5G, kailangan yung cellphone mo 5G ready rin. Para yung gigabit speed na makakuha mo na ganito, kuhang-kuha rin yan. Kaya, hindi ka na mahirapan. Automatic magiging 5G, automatic magiging 1 gig yun. Okay? So, makikita mo rin yan doon sa settings ng wifi mo. Doon yung mapapansin yung cellphone ko na isa. Yung Android ko, ayan. Paano nga ba malalaman yun? Punta ka lang sa wifi mo. Settings. Punta ka lang sa settings. Wait lang. Punta ka lang sa settings. Tapos wifi. Tapos kayo nyo mapapansin dito sa wifi nyo. Meron dyan, ayan o. Yung exclamation sa dulo. Pag kinlik mo yan, makikita mo yung speed mo rin. Ayan. Kasi nakakonnect lang ako sa 2.4 kaya 72 MB lang yung speed. So kapag nag-i-speed test ako, hindi siya lumalagpas ng 100. So kailangan nakakonnect ka sa 5G. Aha, wait lang. Access ulit natin. Ayan. Kailangan nakakunik ka sa 5G. So, itatry natin i-able yung 5G dito para makita nyo. Network. Ayan, may 5G yan dyan. Kapag in-enable natin yan. Tapos, enable, apply. Apply. Kaya yung papansin. Wait lang ah. Ayan, kaya yung papansin. Nandito na. Nandito na yung 5G ko. Magkoconnect tayo sa 5G. Ayan. Ayan, mapapansin yan. Connected na ako sa 5G ko. So, kayo nyo mapapansin, pag kinlik mo to, ayan, kayo nyo mapapansin yung speed ko. Ayan o, umaabot ng 300 MB. Ayan, 300 MB. So, sobrang ganda na po niyan kasi 5G yan eh. So, kapag bumili ka ng mga napapansin yan. Tinatik ko nakikita niya. Ayan. Kita nyo ba? 5G. Ayan o. 200 MB. O, diba? Sana nakita nyo. So, dapat automatic 5G kayo makakonnect para makuha nyo yung up to 300. Pero kung nga nasa 2.4 lang, kailangan ang wifi na bibilin mo is wifi 6 na para makuha mo yung actual speed mo. Okay? So, ganun lang mga kapitbahay. Disable ko muna to. Kasi hindi ko yung ginagamit eh. Okay. Disabled na. So, wala na yan. So, log out na natin. So, ayan mga kapitbahay, ganun lang ang mga dapat mo i-consider kapag gusto mo mag-upgrade sa plan 1,400 na up to 300 MB. Okay, so pwede mo silang tawagan, pwede mo silang puntahan mismo doon sa office nila. Tapos,
sasabihin mo lang na gusto mo lang magpalit ng plan. So napakadali lang, siguro mga 4 days automatic activated na. So ganun lang kabilis sa akin, tinawagan ko lang tapos nag-send siya ng email. Sabi niya, isend mo lang sa akin yung requirements tapos sinend nila yung form na pipilapan mo. Pipilapan mo lang tapos i-picturean mo or i-scan mo ko balik tapos isend mo sa kanila. After 4 days, automatic activated na yung plan na pinagpalit mo. So, ganun lang kabilis mga kapitbahay. So, ang mga dapat mo lang i-consider is, kailangan yung router mo na binigay nila is gigabit ready na rin. Kung yung 6 na antena ang mayroon ka ngayon sa bahay, so, capable yun sa higher plan kasi gigabit na yun. Okay? So, kunwari, yung router mo lang is yung luma pa na dalawa lang yung antena. So, kailangan nila, medyo matagal yun yung ganung upgrade kasi papalitan nila. Pupunta mismo yung technician dun sa bahay nyo, tapos papalitan nila yung modem router mo. Pero kunwari, gigabit na yung router mo, yung 6 na yung antena, dun lang yun sa side nila i-configure para i-change plan ka lang. So, mabilis lang. Okay? So, tsaka, dapat mo i-consider, magpalit ka ng Wi-Fi na Wi-Fi 6 para makuha mo yung gigabit speed. Tapos, yung switch mo na hub, kailangan gigabit din para makuha mo yung gigabit speed na up to 300 or up to 800 yan. Kung yung mapapansin, diba kanina, ayan, yung status ng ano ko is 100 lang. So kapag 100 lang yung switch mo, yung hub mo is 10 by 100 lang, tingnan mo, yun yung mapapansin. Pag nag-speed test ka, ang makukuha mo is yan, hindi lalagpas din ng 100 yan, kung yung papansin. Kanina 340, diba? So ngayon 91, 95, ganun lang. Kasi nga, pinipigilan nyo ng switch. So, yun yung mga dapat may i-consider. Kailangan lahat ng device mo sa bahay, gigabit, para makuha mo yung higher speed. Pero kung nari, nagpa-upgrade ka, tapos yung mga Wi-Fi at saka router mo sa bahay is 10 by 100 lang, sayang. So, kailangan mo rin talaga mag-upgrade. Marami kang kailangan i-upgrade. Okay? So, yan lang mga kapitbahay. Sana may natutunan kayo or sana naliwanagan yung isa nating subscriber. Kung ano nga ba ang mga dapat i-consider kapag nag-upgrade ka ng higher speed ng internet mo sa bahay. Okay? Alright! Thank you so much. God bless and peace!